tinatawag ngayon. Hindi yung Marco, hindi ka dala si Marco season. The Lenten season. Ah, yung nga pala. Lenten season. Alright. Summer season. So, good morning sa mga nanonood sa live. Wala na. 1,500. Plus kami pa, all 500 pa dito. Si Vincent nag-aalaga ng bata. Tapos si Patrick, si Vincent. Good morning, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Huh? Welcome to BTSC. And soon, we're gonna be seeing you in Seoul, Korea. Pag may pumasahin na kami. Pupunta kami doon, kakain lang kami ng samyang. So, uwi na magkatapos. Alright, so this is the reason for the Lenten season. This is gonna be a quick reminder for us since it's Lenten season. Alright, so 2 Corinthians 13:5-7 says, look closely at yourselves, test yourselves to see if you're living in the faith. You know that Jesus Christ is in you. Unless you fail the test, but I hope you'll see that we ourselves have not failed the test. This pandemic time, we've been tested. Me, lahat tayo yung faith natin, kung nag-wave, kung umina ba, lumakas ba, o nag-maintain lang, nasa sayayan. Kadalasan, 6 weeks before Easter Sunday, it is called the Lenten season. Now we know, no? Yung 6 weeks bago yung Easter Sunday, yun yung Lenten season. 6 weeks? Ito yung nagpo-focus. Yeah, po-focus yung sa suffering, di ba? Yung death, the Jesus Christ, the Savior natin. March. And because Jesus Christ died for our sins. Sabihin sabay-sabay, Christ? Christ? Died for our sins. Died for our sins. Pag nagtanong sa inyo, ano ba yung gospel? Yun po yun. Namatay po si Jesus para sa kasalanan ko. Yan ang wala lang masyadong complications. Christ died for my sins so that I can enter heaven when I die. Alam nyo, imagine, hindi pa tapos ang pandemic, marami lang namatay, bumunta, tama? Yes. Panood kayo ng balita ng Ukraine. Tignan nyo yung building nasisira, yung tao tinatamaan sa building. Pati hospital, binabomba ng Russia. Talagang si Putin talaga, anak ng Putin talaga. Nakakausap po ito talaga. Kaya anak ng Putin talaga. Ano mo gumito? Sorry po, di ako gumura. Yun yung opinion niya talaga. So, it's really a chaotic world, no? Hindi pa nga tapos sa pandemic, na-recover pa yung mundo, and then may ganun na. And kung mapansin niyo yung mga Ukrainians na lumalakad, mahanap ng ano, natatakot sila. May mga Pilipino rin, kung nagkinang balita, mas pipiliin nilang wag umulis kesa lumabas. Para pumunta sa Poland boundary. Kasi pag lumabas sila, baka makamit sila ng mga Russian, baka tirahin pa sila. Kung nag-stay na lang sa bahay. Ginagawa nila, during evening, napatay sila ng ilaw. Para wala ilaw yung bahay nila. Kasi siyempre, pag maliwanag, babagsakan lang, di ba? Ano yun? Sugal po yun. Sugal yun. Ikaw kaya, isipin mo, imagine madong ka. Okay mo, alis ka sa bahay mo, o stay ka na lang, ayaman lang tayo tamahan ka, or hanap ka na ng shelter na pwede makatawag sa bahay. It's really a dangerous thing. That's why we don't do joke sa buhay ng tao. So sana maging serious about that. Okay, again, we go back. No? Jesus rose from the dead, we too will rise and enjoy heaven forever. And sabi natin, Lent. 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 Yeah, Lent. Sa 15 na nag-Lent. Sabi ng Lent, Lenten. Okay? Pahabain. Pahabain. Ito. Bigyan ko lang kayo ng trivia para ko si Kuya Kim. The original period of Lent was 40 hours. Yan. It was Lent fasting to commemorate the suffering Christ and the 40 hours spent in the tomb. 40, no? In the early 3rd century, Lent was lengthened to 6 days. About 880, it was changed to 40 days. Okay? Lent starts on kailang sisimula mahalaraw. Yan ang kalala. Alam niyo yan. May simbolismo yan eh, para makikita niya na, ay, pahala araw na, si Mospo. Alam yan? Si Mospo. Hindi, may nakikita kayo. Kayo tuturo pa. Pag naghanap kayo ng noo. Ah, yung Ash Wednesday. Ah, top one. Actually, nag-evolve na yung Ash Wednesday. Kasi dati di ba ganun lang? Ngayon, pag alam ng pare na makasalanan to, boom, pala. Pala na lang. Alam ako eh. Alam ko ka. Wow, because... Depende rin, may size. Ale, nandito to yung restaurant. Kailan mo ito? Snatchat po yan, dali lang. Sa Malanga ng ilong. Yan si Malanga. Okay? Tapos, Sundays are not included in those 40 days. Those 40 days correspond with Christ 40 days in the wilderness, a desert. Nung tinempt ni Satan doon, yung 40 days na significant. Para medyo may alam tayo tungkol sa Lenten season. Kaya Lenten, Lent,
pabain. Lenten. Yung spelling lang medyo binago. Lenten. Lenten. Ah, ini lenten na lang. Lenten. Ah. Now you know. Importante mo yung alam. Dapat. Kuya Gabe, Kuya Bert, ano na? Okay, yun po yan. Alright? Resalin natin. I know, we miss this fellowship. First, we need to understand about Lenten season is it's time for preparation of ourselves. Of course. Sa Galatians 6:3-5, if anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions, then they can take pride in themselves and themselves alone without comparing themselves to someone else. For each one should carry their own load. Globe ka ba? Smart ka ba? Yung load. Deal. Son. Ibig sabihin, don't think na okay ka na. Kahit ako, di ako okay. Hindi talaga tayo maging okay. So you need to reassess ourselves every time. Kung maanaaraw itong Semana Santa sa latang Latino Kastila, you need to have a time to think. At kadalasan sa mga churches, mayroong fasting na tinatawag. Alam niyo yung fasting, hindi mo kailangan magmukhang gutom na gutom. Kasi iba, nakasanayan ng iba, paano nangihina ka? Fasting ako. Maglakad ng kagyan sa aso dyan. Bakit ka ganyan? Fasting ako. Hindi kailangan mo yung ganun. Kailangan mo kang okay ka lang. Kasi sa fasting, oh, listen guys. Kung gusto nyo makikommemorate talaga sa Lenten season, skip ka lang ng lunch. Mas mag-pray ka lang. Yun yung fasting mo. Okay? Ngayon, wala naman siguro mo kapag kakaya sa inyo yung ginagawa ko na talagang walang kainan, talagang isang besan talaga, kahit kumakalamintan. Hindi kayo required na gawin yun. Ang kailangan lang isang skip ng meal, yun yung fasting mo. Hindi ka kumain ng tangali yan. O kung kaya mo na isang buong araw, hindi ka kumain, pero mahirap yun. Okay, ganun po yung fasting talaga sa churches na sinasabi. Na mayroon na siyang pili, lalo kasi matatanda, hindi sila pwedeng pilitin na, oh, fasting po tayo na, yung tatay, lolo, kailangan mo kayo kakain. Hindi yun, diba? So, fasting is, you choose variations. Kung pwede ka na mag-fasting sa mga ginagawa mo, ihinto mo rin yun, pwede rin yung form yan. Diba? And then you pray. Alright? The Lenten season is a time for penitence and discipline. Ayan na. Kaya yung mga tama naman, actually hindi mo kailangan magampas ng likod para pakitang nag-repent eh. Actually, lugi ka nga dun eh. Alam nyo, when I grew in Pineda Pasig, bata ako, lumalaki ako, may nakikita ng penitensya. Saka, sinakita na live, taas ako mayroon, nagpapalo ng likod. Akala ko nung una, just, pagpalo ng likod yung may kahoy, dugo na agad. Yung pala sinasawsaw sa chuit eh. Sinasawsaw. Parang mukhang bloody yung likod. Akala ko nung una, pagdugon-dugon yung likod niya, wala naman sugat. Sinasawsaw yun, may sawsawan, parang sauce. So, sahapa sinalaw-lew. And then, yung pinakamasakit na part dito, kapag tapos na yung lamog ng likod, hihiwa ng blade. Yung nakakita. Sakit. Yung maliliit. Binibilang niya, ilang may kasalanan mo? 20. May tumawag doon sa hihiwa. Saan na tayo? Ulit. Three. Eh, tumawag rin sa kanya. Ganito na naman ako eh. Ulit tayo. One, two. Totoo po yun. Masakit pa nito pang pera ka ng kalamansi. Ito to. Tapos, nagbibipapa sa kalsada na may iti at nakakapasin na sinturon. Sakit. Pero nakita ka naman yung pantalo ng mga unumanok. Mayroon pating. Pinapalo talaga. Pinapalo. Because they want to take part sa suffering of Christ. We don't blame them and we don't judge them. But first and foremost, guys, you don't need to do that. Program. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kung sorry ka lang kay Lord, tapos gawin mo lang yung actions mo. Okay? So, kailangan magpapa sa cross. Lugi-lugi ka. Hebrews 12:1-3, natin, okay? Sabi rito, we are surrounded by a great cloud of people whose lives tell us what faith means. So let us run with the race that is before us and never give up. We should remove our from our lives anything that would get in the way and the sin that so easily holds us back. Let us look only to Jesus, the one who began our faith and who makes it perfect. He suffered death on the cross, but he accepted the shame as if there were nothing because of the joy that God put before him. And now he's sitting at the right side of God's throne. Think about Jesus' example. He held on while wicked people are doing evil things to him, so do not get tired and stop trying. Never say there is a new faith. I want to thank you for still nandiyan kayo. Maraming pa tayo namilis ng mga tropa na gusto natin makasama. But, you know, magkakasama-sama tayo. So, palapa nga natin si Lord Jeff. Yay! Nami-miss ko din si Bautista eh. Tanggali ko na naman ito, malayo naman ako sa inyo. Parang mabing yung aking angel's breath. Angel's breath. Garlic flavor. Spicy garlic, kasi may gawag sa garlic. Tinakintrik, kakainin niyo. Alright, so, Lenten season is a special time for
Patrick. Okay, for Patrick. Patrick. Okay, sa pagdadasal. Uy! Kanina ka pa may na-manifest. Welcome, Patrick. Alright. Shoutouts po kay Patrick. Oh my God! Malapang nga yan. Shoutout! Patrick! Mamaya si Mrs. Bautista na siya kasi Scatron. Si Kenneth. Okay, wait for that. Kenneth with the TH. Alright, the Lenten season is a special time for prayer. So hopefully this Lenten season kayo naman yung nagpe-pray. Alright, so pag-pray niyo yung family niya, pag-pray niyo na mag-survive tayo. Tapos 2023, makapag-youth camp na tayo. Pero parang mga nagsimula. Ako siya yung tayo sabay-sabay, ano? Parang, ay family namin, may swimming. Hindi ko lang makasama ako sila rin, yung mga in-laws ko. Gano'ng katagal kayo hindi nakapag-resort? Diba? Gano'ng katagal hindi nakapag-swimming? So, ang tagal din. Kasi hirap naman, diba? Kung swimming ka, binudulak. Alam mo yun. Ano ba? Kung swimming ka, binudura, diba? Binudulak. Tara, pag-ano'ng tubig ba? Mahalat-alat na yung tubig, diba? Kasi may pag-ihayin pa, ayaw mo naman. Unless private talaga pinalinisan mo. So, you can never know. Alright. Praying, about praying. So, mahal na araw itong Paulo sa pagdadasal. Sana nagdadasal. Ito sabi sa 2 Corinthians 7:14, listen guys, and then before we conclude. Then if my people who are called by my name, narinig na to, will humble themselves, if they will pray and seek me and stop their evil ways, I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal them. Okay? So it's a command to the to Israel and sa atin din. So you should pray. Even kahit 5 minutes man lang, you pray, alright? The Lenten season is can be a time for growth and spiritual renewal. Yung bang nare-renew yung ano spiritual level natin. Sometimes of course dahil sa nangyayari sa atin, san para nakakabitaw tayo sa faith natin, nare-renew natin. Pero like yung sinasabi guys when I chatted yung pag kinuwad ko kayo, let us be thankful. Hindi lang naman kayo susubukan kami rin, lahat tayo, di ba? Natetest tayo lahat yung faith natin. Pero look at yourself and your family. Buhay pa kayo, di ba? So you should clap hands. Clap your hands. Yeah. And sana, sa kagaya ng mga sa panta, pagtapos sa election, level 3 ulit, huwag na, no? Sana level 0, negative 0-1, negative 0-2. Kasi baka pagkatapos ng election, biglang, sa dami ng ano, nagkampanya, tumakas na naman ang cases. Huwag naman sanang ganun. Huwag nang gawin negosyo yung pay shield, tapos na yun. Huwag nang ginosyo yung mga PCR test, ang mahal, malibo-libo, diba? Kung wala na, wala na. Yes. Ordinary sipon, ubo mo lang, singa mo lang, tapos sasana. Kaso nga lang, we don't know what's really happening, so you need to pray. Last thing, before we end. Jesus said to all of them, if people want to follow me, Jesus daw, they must give up the things they want. They must be willing to give up their lives daily to follow me. Parang ano, no, sobrang taas ng standard ni Jesus na hinihingi sa disciples sa ating lahat. Willing to give up their lives daily to follow me. Alam nyo, all of us, we want to have a blessed life. Me, ano, sinasabi ko sa mga anak ko, gusto ko makita yung church natin dun sa kalagayan na we have our own building. And then, every time, pwede tumambay, pwede magkape, papasok sa Jasper doon, pas, wala kape sa bahay. Alam mo yung nabusog ka, nakakakape mo, dahil unlimited yung kape. Tapos, nandun lang sa pagkain, pas, sinawayo ko nanay ko, pas, sinawayo ko ni ganyan. Badly pa ko, so tambay mo na ako. Alam, that's what I dream of. Yung bang isang shelter na pwede kang tumambay, bago ko bisitin yun, dahil papatanggal ka ng visit. Ang sarap namin ganun place. And that's what I'm dreaming in. Kaya hindi ako umiinto, siguro mapansin nyo, but ganito ka persistent. Kasi may dream ako para sa amin lahat. Na, I remember before I end, way back 2004, 2006, I was pastor in a church in somewhere in Bulacan. And nakatira kami doon. Si Jet yung bunso. Lit talaga niya. Baby talaga ako siya. The toddler. So, doon kami nakatasa sa baba, church namin sa taas. And then yung mga youth just sa kapitbahayan namin, kasi may isang youth ako na-invite, Jeff. Sabi nila, pass. Jamming lang kami sa taas. Ha? Ano tinitira nila that time? Isang all-time favorite nyo, Narda. Tsaka yung tutubi, dalagang tutubi, dalagang tutubi this time, tutubi. Yung mata ng hip, tsaka yung cliche. Sila doon, stay. That if you stay, I'll understand. Tsaka yung lagi nalang umulang. Pero maroon naman. Yung kinakanta nila. They are making a jamming session at upstairs. At inaalaw ko yun. I never may kontra. Yun.
sooner or later, lumang ang panahon, nung binabanatan na lang ng mga one-way Jesus. So, I think, music is really, really, really powerful sa buhay ng kabataan. And kabataan must not be stopped in loving music kasi it's a gateway in knowing God more. Last thing, God decided to let His people to know this rich and glorious secret sa Colossians 1:27, which is for all people, the secret is Christ Himself, who is in you. He is our only hope for glory. Alright? So, conclusion natin sa ating pag-aaral, the Lenten season, this is the reason for the Lenten season, is the passion of Christ. He paid the price for us to trust, obey Him, and we shall all rise and throughout the year. So, tandaan natin, papatapos itong pandemic na to, we will go back to our normal lives once again. And one thing, before I end, sa pang gusto kong makakita, next year, magkasama-sama tayo sa youth camp. Garante na mad games, tapos yung mga taguan. Kung tataguan ka sa bundok, yung taguan na yung hide and seek, tapos nag-uwi na pala yung mga kasama mo, iniwanan ka pala ng bus o kaya ng kotse. Asan ka? Asan ka si Brian? Yung pala pinagtipang ka, iniwanan ka dun sa campsite. Gusto ko lang may kwento mabilisan. Nung ako'y nasa Baguio, 15 years old at kabataan, merong retreat youth camp sa Luspayos, sa Makiling, sa Laguna. Alam niyo yung Laguna, di ba? Yung lugar ng mga Bukupay. Siguro nakapunta na kayo doon. Eh, wala akong budget nun eh, pangsama sa bus, pangsama sa youth camp. Sinama pa rin ako ng mga youth leaders. Kahit wala akong budget kasi siyempre kabataan lang yun. Then when I went there, nabless ako. Alam mo yun, nagbabalibol kami sa swimming pool. Tapos bago kami magmain ng dinner, may costume party kami. Masaya talaga. So, I dream this batch and the next batches to come, maranasan natin yun. Alam nyo, okay bibitaw, I understand how busy you are. But I appreciate all those who are crying in my chat. Kasi hindi naman ako mangungulit sa inyo if there's something good really happening in your lives if you listen to me. Because I also listen to God. I backslid also part of my life. Nag-Christian ako sa kabataan ko, nakinig ako ng word of the Lord, nag-backslide din ako. Nalimutan ko si Lord, bumalik ako sa dati kong buhay. But binalitin ako ni Lord sa linya niya. Kasi masarap sa presensya ng Diyos. Yung security ng pagpunta mo sa langit, andun. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, yung salvation ng soul mo, pag hindi mo pa sure, lugi ka na. Sino rito may life insurance, taas sa kamay, yung legit. Sun life, true life, blue life, lahat na lang. Wala, di ba? Marami nagbabayad ng life insurance, di ba? Monthly, may yan, para sigurado na yung buhay mo. Tapos yung mga St. Peter's, yun may St. Peter's na, wala pa, di ba? Eh, nagkaroon ng package sa St. Peter's eh. I will take one. Sabi tuloy nung binenta nung buy one take one, Dai, sabi mo na si nanay, bakit? Buy one take one kasi yung mga pwede magsabay na kayo. Meron pang ganon. Dahil yung pera sa lapat, yung St. Peter's funeral plan nila, binibili na nila. Tayo meron ganon? Wala ka nun? O sige, siguraduhin mo na lang that when you die, secure ka sa heaven. Amen? Amen! Kasi pag TBCQ, wala ka ng St. Peter's plan, tapos nadali ka, so kayo ako pupunta. Alam nyo, hindi mo na mababawi yun. So when you believe in Christ as your personal Lord, God, and Savior, you trust Him, it's secure forever. Ganun po, Pastor Bert? Oo. Eh, ba't sumablay ako, nakatoma ako kagabi? Eh, huwag mo na ulit-ulitin, susuka ka lang. Diba? Unti-unti lang kasi, umubusin. Pumulutan ka na lang. Ang technical dyan, pagka inimpita ka, ginulit ka, ubusin yung pulutan. Pare, lakas mo sa pulutan. Kasi pare, gutom ako eh. Hindi ka rin sasama ulit. Yan si Pedro, lakas mong ulutin mo, isama yan, usulutan natin agad. Sige, pinapak mo. Sabi, pare, ginawa mukbang ha. Inuman doon, di mukbang. Nalimutan ko. Okay ba yan? So, thank you very much for listening to God's word. Mahal na araw kasi mahal yung bahal tayo ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay. Mahal na araw kasi mahalin natin ang Diyos na nagmahal sa atin, mahalin natin lahat at pahalagahan natin yung araw. Kaya mahal na araw. Alright, let's go. Thank you. Okay ba yung aking dyan forms? Kasi guys, ganito na kasi yung uso sa mga pastoring ngayon, hindi na uso yung barong. Kaya pag hindi ako nakahood, parang nakasyado ako makaluma. Ngayon ito kayong mga Casa Victory, Pastor Jeff, Lodi ko yun. Nakaganto na rin ba? Gayahin ko man. Let's pray. Father in heaven, we want to thank you for this fellowship, this jam sessions. We offer our lives to you. And I want to thank you for giving us an opportunity to gather together. We miss all those folks, all those
band leader, musicians, youth na kasama namin, all of them. We cannot mention their names, but I know in one great venue na piniprepare mo sa amin, we're going to be jumping, slamming down, and singing for joy, and having some games, having some coffee as a single, as a youth. Father, you prepared us. Pinagtagpo mo kami, Lord, para lang hindi para kung saan lang. Nagkasama-sama kayo for great mission and purpose. We are all imperfect, yeah, including me as their pastor. Sablay, pasaway, pumapalpak pagka minsan, minsan madalas. Pero sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang hindi nagbabago. Iisa yung Savior namin, si Jesus Christ, and we trust Him, and our souls are secure. Now, whatever happened to us in this earth, we are secured in one room in heaven. And that's what we believe in. And we want to thank you, Father in heaven, for protecting our families and giving us all the blessings we need to survive. And thank you for protecting us sa lahat ng tawid sa karasada, sa lahat na biyahe, back and forth, sasakyan man, land man, barko man, o aeroplano man, iningatan mo kaming lahat. Sobrang buti mo sa amin, kasama ng libong angels mong nagbabantay sa bahay namin, hindi inaalaw masunog, hindi inaalaw na matutok o masira ang mga tahanan. Salamat na masakabutihan mo. At muli, we want to thank for those people, our Pastor Eric, Sister Sophia, kila Ma'am Nan, sa lahat na nagpipray para sa BTSC. One day, this church is gonna be better. Worldwide, hindi lang kami sa Pilipinas deserve, kundi sa buong mundo. Because we love Jesus, and we continue to serve Him. In Jesus' name, pray. Amen. Thank you, God. Yes.